Alright, isang magandang umaga po muli sa inyo at isang magandang araw mga kaibigan mga koy. So, salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubaybay sa ating pong mga topic dito. So, isa po sa mga mainit na topic natin is patungkol po sa ating dinaanang pagsubok ngayon, ang pandemic ngayong 2020 at 2021. At of course, kasama kalakip doon ay ang topic patungkol sa ayuda. And again, it's Kuya Berto po muli ang iyong Kuya Online. So, minsan pa lahat po ng mga naging subscriber ko at mga bagong subscriber at saka sa mga hindi nag-subscribe, welcome po sa ating channel. Okay, so sana ang topic na ito is makatulong sa ating lahat. So ito isa sa mga mainit na usapin ngayon. Okay, so kung halimbawa, pagdating sa dulo, hindi naman pabor sa inyo yung naging output ng ating pag-uusapan, eh wag nyo naman sana ang gawing parausan yung aking channel ng mga dislikes ninyo. No? Ako po ay hindi taga-gobyerno, wala pong kinalaman doon po sa inyo mga kung kayo po ay naiinis. Sa magiging outcome ng ating usapin ito, eh, pumunta po kayo sa lokal ninyong channel, lokal na pages po ninyo. Doon nyo po ibuhos yung inyong po mga napakatinding galit ninyo. Mag-like, mag-dislike, mag-report, mag-subscribe doon po sa inyong lokal na channel, lokal na barangay, munisipyo. Sa mga pages ng inyong mga kapitan, ng inyong mga mayor, ng inyong mga governor, doon po kayo maglabas sa inyong hinay. Huwag po sa channel ko. Alright, so patuloy po tayo. Hindi po kailas na lahat na ang ating pong ECQ na mula March 29 hanggang April 4 ay in-extend. Diyos ko po. Na-extend po hanggang April 11. So, again, sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede po kayo mag-subscribe kasi meron po tayo mga playlist dito. May mga topics po tayo na may kinalaman sa pwede natin pagkakitaan na mga legit, mga legal at mga naaayon sa batas. Isa po dito, ito pong ating pong paano mag-monetize ng ating mga channel. Pangalawa po, ito meron din po tayo dito about sa punta natin playlist natin. Ayan, sa ating playlist meron po dito mga YouTube monetization topics. Ayan, about sa real estate. Then about sa Santi Barley, about Shopee, ito po. Ito pong Shopee na to, napakarami na po natulungan natin mga kababayan na mga nag-subscribe sa akin channel. Yung iba po is from zero knowledge po, ngayon nakakabenta na ng marami-marami sa Shopee dahil po natulungan po natin sila. So, at ito sa pinaka isa sa mga na mainit, yung pandemic na playlist. So diyan po kasi sa loob niyan is makikita po natin about sa registration, about sa SAP. Ayan. So, marami-marami po tayong pinag-usapan dito. Pwede nyo pong balikan itong playlist na to. Pumunta lamang po sa playlist. At napakarami po dyan mga usapin, mga second tranche update, and so on and so forth. Right? So yun, balik na tayo sa ating topic na ang ating pong ECQ, NCR plus bubble. Ano bang kasama dito is yung NCR, yung Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal ay na-extend simula March 29 hanggang April 4. Ay dumating na po yung point na in extension ng another one week, April 11 na po yung ating pong ECQ. Dapat yan hinahalikan. Alright, so pero isa sa magandang pangyayari po, no? 23 billion na ayuda para sa mga apektado ng ating pong ECQ na to. Alright, so kahit papaano is palakpakan po natin yung ginawa ng gobyerno. Alam ko, hindi ito kalakihan. Kasi ang pwedeng matanggap daw ng bawat isa is pwedeng makatanggap ng 1,000 kada individual or up to 4,000 maximum isang pamilya. Right? So, according sa mga balita, nung Monday, April 5, is nilabas na yung pondong ito, nilabas na, binigay na doon sa mga lokal na pamahalaan. So, expect po tayo ng 15 days para matanggap po natin yung ating pong, ato, yung mga ayuda. Yung kasama syempre. Ngayon, ang tanong kasi natin dito ay anong gusto mong matanggap? Ay, sabi kasi ng gobyerno, is nasa lokal na pamahalaan na daw yung pagdidesisyon kung ano ang matatanggap nila. Ito ba ay cash or ito ba ay kind? Okay. So, kung ako po yung kung ako yung papagpiliin, of course, maganda po kung cash kasi marami ang pwede mong magawa sa cash. Alright, so kung ikaw, kung mag-comment ka po dito kung anong gusto mo matanggap, cash ba or kind, so comment lamang po dyan. At babasahin po natin yan later. Isa sa mga tanong ngayon, kasama ka ba? Kung ikaw ay taga NCR plus bubble, ikaw ay taga NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Rizal, kasama ka ba sa may bibigyan ng ayuda? So, disclaimer lamang po, itong video na to hindi official na video ng government. Ako pa'y walang kinalaman, wala akong connection. Okay. Wala po akong kinalaman, wala akong connection sa mga lokal na pamahalaan. So, hindi po ito official na guide ng pamahalaan. So, puntahan niyo po yung mga pages ng yung lokal na gobyerno. Ito'y guide lamang po, gaya ng ginagawa ko simula po noong nagkaroon ng pandemic. Okay, so, isa sa mga topic dito, ang sabi dito is, ang ayuda is ibibigay sa mga... Ang sabi dito is...
mga beneficiary is yung mga nabigyan noong social amelioration program. Sila yung mga ipaprioritize. So ang nakakatanggap ng SAP 1, SAP 2, sila yung mabibigyan ng priority. Okay, so ang tanong ay yung kasama ka ba? No? Kasama ka ba doon sa mabibigyan ng 1,000 to 4,000? Again, inuulit ko, hindi pa ito yung official listahan, hindi pa ito yung final listahan. Maaring andito yung pangalan mo pero hindi ka kasama pagdating doon sa official na listahan ng pamahalaan, ng lokal na pamahalaan. So again, makipag-ugnayan po kayo doon sa inyong lokal na pamahalaan. Ang sabi kasi dito, mga nasa SAP na mga beneficiary is sila yung mga priority. So ngayon, para magkaroon tayo ng idea kung sino ba yung mga more or less makakatanggap, is pumunta lamang po tayo sa listahan ng DSWD sa mga SAP ng beneficiary. Pumunta lamang po kayo dito sa sap.dsw.gov.ph. Alright? Ayan, so ito po yun. SAP, ilalagay ko po yung description nito sa, yung link na to, ilalagay ko po sa description. So, tingnan nyo na lamang po doon. Ngayon, lalabas po yung ganito. Okay, ito yung pinaka-landing page niya. So, kung mapapansin nyo sa pataas, ito po, may nakalagay dyan na select province. Select municipality. Tapos, dito po lalabas ngayon yung mga pangalan ng mga beneficiary doon sa SAP sa second tranche. Okay, so, take note din po, this is a partial list of SAP second tranche beneficiaries based on available data from DSW field offices. So, maaaring wala yung pangalan mo dito, pero kasama ka. Again, tingnan nyo po yung inyo pong local na guide. Okay, paano ba gagawin yan? Gaya po nitinuro ko before. So, pagpunta dito sa Select Province, ang pipiliin mo lamang yung kasama doon sa NCR Plus Bubble. It's NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Rizal. Alright, so punta po tayo sa Select ng Province. Kung ikay taga NCR, piliin mo lamang po itong NCR First District hanggang 4th. Ayan, 1st, 4th, 2nd, 3rd. Tapos yung taga Cavite, andito yung Cavite, andito yung Laguna, ito Laguna, and Rizal. Ayan. Okay, sample po. Hanapin ko po yung pangalan ko. Ako po ay taga Cavite. Ang aking pong province ay Cavite. Ang aking pong municipality ay Imus. Ayan, Imus. Then, pagkatapos nyo pong mapili yan, click nyo lamang po itong search, itong lens icon na to. Pag i-click nyo po yan, lalabas po ngayon yung mga entry sa baba. So, hintayin nyo lamang po natin kasi ang ating medyo, ang bagal mag-load. Alright? Okay, so, hintayin nyo lamang na matapos. Paano malalaman na tapos na siya? May lalabas dito na search box. Ito, kung nakikita nyo yung mouse, may lalabas dito na search box. Pero sa ngayon, ayan, lumabas na yung search box na to. Ibig sabihin, tapos na yung pag-sort ng mga beneficiary ng Imus. Okay, so, ngayon tatype ko lamang yung aking family name. Ayan. So, meron pong 8 entries. Pagkita nyo sa baba, showing 1 to 8 of 8 entries. So, ito po yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And sad to say, hindi po ako kasama. Diba? So, wala yung kapangalan ko dito, Campuzano Albert. Baka nasa Maynila ako. Search ko nga sa Maynila. Puntahan ko yung NCR First District sa Manila City. Try ko nga mag-search dito sa Manila City. Ayan, dami. Okay, so para po sa mga makipag-ugnayan kayo sa inyong barangay, huwag niyong puntahan, mag-chat lang muna kayo o abiso, bantayan yung kanilang abiso po doon po sa kanilang mga pages. Alright? Kasi bawal po ulit ang magsama-sama, ang magtipon-tipon, ang magtumpukan. Ang tagal ng Maynila. At ito pong listahan na to is listahan noong second tranche ng SAP na bigayan. But since ang sabi po ng mga balita at ng gobyerno, ang bibigyan is yung priority yung mga nabigyan ng first and second tranche, most probably yung mga nasa listahan dito ay sila din yung mga bibigyan ngayong financial assistance. Dahil sa pag-ECQ natin. Ayan yan, lumabas na. Sa search ko pangalan ko, wala din. O baka nakita nyo, andito ako sa Maynila pala, sabihin nyo lang, talo. Talo tayo mga kaibigan. Wala rin mga gawin. Dahil pala ang mga kamag-anak dito sa Maynila. Utangan niya mga ito. Alright, so ganun lang kabilis, ganun kasimple maghanap. Ngayon, kung kayo po ay gamit nyo lamang po ay mobile, pumunta din kayo sa same na website, same na page na akin pong pinakita, yung sap.gov.ph. Yung link po na nasa description po is i-click nyo po yan. Tapos pag i-open nyo with browser, halimbawa Google Chrome, tapos yung i-click nyo yon, select yung sa gilid yung tatlong dot doon, yung burger menu yata yon. Kung makita ninyo, select nyo yun. Kaya kung makita dito sa video. Ayan. So, itong tatlong sa gilid, kung makita ninyo, yung tatlong dot na yan sa gilid, burger menu yata ang tawag nyo, sandwich menu. Click nyo lang yan, tapos, meron sa baba, makikita nyo,
desktop site. Ayan, para maging pareho yung itsura natin dito, desktop site. Okay, para naman sa aking mga subscribers, sa aking mga subscriber po dyan sa channel na to, siguro mga pwede akong tumulong ng mga 20 to 50 na mga tao na hanapin yung mga pangalan nyo dito. Dito lang sa website na to ha. Again, hindi pa to yung official na listahan na mga makakatanggap. Pero ito yung mga nakatanggap ng second hand. Kaya most probably, ito rin yung mga bibigyan. Pero since ito'y partial pa lamang, kung walang pangalan mo dito, hindi ko sabihin na wala ka na makipag-ungahin rin sa iyong lokal na pamahalaan. So, 20 to 50 siguro is ako yung magsisearch ng inyong mga pangalan dito. Okay? So, i-comment nyo lamang po, ito pong mga kailangan natin dito, yung last name, first name, middle name, at saka yung location kung saan kayo. Kumbaga saan kayo nakatanggap before, kung kayo taga Manila, Bulacan, Cavite, saan sa Cavite, sa Imus, Bacoor, Dasmariñas, kung saan kayo sa Manila, kung kayo first district na Manila, saan kayo sa Manila, kung kayo second district na Manila, saan kayo sa second district na yon, kayo ba ay taga Marikina, San Juan, Pasig, Quezon, kung kayo naman po ay taga Laguna, saan kayo sa Laguna, kayo ba ay taga Alaminos, Binyan, Cabuya, Uliliw, Kalayaan. So yun po yung i-text, i-comment nyo dito sa ating pong video na to. Comment nyo lang po yung complete name ninyo. Tapos yung city, municipality ninyo. Halimbawa kung kayo taga Laguna, taga Santa Rosa ba kayo. Alright? So ganun. Siguro mga 20 lang, mga 20 to 50 ang tutulungan kong maghanap. Kung meron ka naman access, wag mo nang anuhin. Ito'y para namang sa mga mahihina talaga yung internet, hindi talaga makapag-search ng ganito. Sila lang ang pagbigyan. Kung ikaw na may access, baka pwede kang tumulong na lamang sa naghahanap din. Right? Okay, so para sa mga may bibigyan, sana po ay gamitin po natin sa tama yung perang ibibigay sa atin. Eh, dati po, nabalitaan yung mga nakatanggap po ng mga SAP, eh, ang iba po ay nagsabong pa, ang iba po ay nag-inuman pa. So, wag naman ganon. So, ang dami pong naghahanap, ang dami pong umaasa, ang dami pong nag-desire na makatanggap ng ayuda to, kahit 1,000 lamang po yan. Talagang napaka kailangan nila. Kung ikaw igagamitin mo lamang sa pag-inom, eh, pakiusap na lamang kaibigan. Ang ayuda po na yan ay para po sa, mainly para po sa mabuhay tayo na mas may kagaanan sa kabila ng ating pinagdaraan ngayon. Kaya wag mo naman gamitin sa hindi purpose ng ayudang yan. Kung halimbawa di mo naman ganun kakailangan, baka meron kang nakikita na taong mas nangangailangan yan, istulungan mo na lamang po sa kanya mo na lamang po ibigay. Right? So again, 20 to 50 siguro ang ating pong tutulungan, yung wala talagang mga access. Comment nyo lamang po dito sa baba ng ating pong YouTube video na to, yung complete name po natin, yung city, yung municipality. So ayan, at try natin hanapin complete name, last name, first name, at saka middle name. Alright? Ayan, so ano ko ba? So comment lamang po, hanggang doon lang po muna tayo ngayon. So thank you so much, Mr. Paco. Yung gusto mag-subscribe, subscribe. Kung gusto mag-like, share, comment lamang po tayo. And of course, kung may galit kayo sa inyong mga official dyan, wag naman ibuhos ito sa akin channel. Thank you so much, God bless everyone. At alam ko, malalagpasan natin to, makakayanan na ito sapagkat tayo sama-sama. Walang dapat na mahiwan. Kung hindi man ngayon, alam ko bukas ating makakayanan. Bye-bye, God bless everyone, and happy day po.